Bautista ay isinilang na magalak tayo sa kanya, sugo ng Diyos siya. Propetang dakila si San Juan Bautista, pagkat itinuro niya darating ang Mesiyas. Magalak ngang lubos tayong bayan ng Diyos, kay Kristong Kordero ng Diyos ang ngalan niya'y Jesus. Magsisi Israel ang sala'y itagwil, si Kristo'y iyong ibigin at lagi mong sundin. Magsilot po ang lahat. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Pagsisisi. Panginoong Hesukristo, Diyos at tao namang totoo, gumawa at sumakop sa akin. Pinagsisisihan kong masakit sa tanang loob ko ang dilang pagkakasala ko sa iyo. Ikaw nga ang Diyos ko, Panginoon at Ama ko na iniibig ko ng higit sa lahat. Nagtitika akong matibay na di na muling magkakasala sa iyo. Nagtitika naman akong mangungumpisal ng dilang kasalanan ko. Umaasa akong patatawarin mo rin alang-alang sa iyong mahal na pasyon at pagkamatay sa krus, dahilan sa akin. Amen. Amen. Pambungad na panalangin sa lahat ng araw. O makapangyarihan at walang hanggang Diyos, tulungan mo kaming makatahak sa landas ng kaligtasan at makasunod sa mga aral ni San Juan Bautista na tagapagpakilala ni Kristo. Nang sa gayon ay mata mo ang buhay na walang hanggan sa piling ni Kristo na kanyang ipinakilala. Loobin mo na ang lahat naming gawain, tiisin, panalangin ay maging bayat ng aming mga kasalanan at maging pangaral kay San Juan Bautista upang makamit ang hinihiling sa pagsasyam na ito. Sa aming pagninilay ng buhay ni San Juan Bautista, ay tumimong mabuti ang pag-ibig ng Diyos at sa kapwa at sa aming mga puso sa pamamagitan ni Hesukristong aming Panginoon. Amen. Ikawalong araw, ang mga aral ni Juan Bautista, ang mabuting balita ayon kay San Lucas. Tinanong ni Juan ng mga tao, ano ang dapat naming gawin? Sumagot si Juan, ang may dalawang baro ay magbigay sa wala, at yaong may pagkain ay magpakain sa iba. Huwag kayong sumingil ng higit sa ipinag-uutos. Huwag manghingi ng sapilitan sa kanino mang tao. Huwag magsumbong ng hindi totoo at masiyahan sa inyong sahod. Ikapit sa ating sarili ang mga pangaral ni Juan tungkol sa pagmamahal sa kapwa. Ang paglapit ng tao sa kaniyang kapwa ay may tatlong uri: alang-alang sa sarili, alang-alang sa kapwa, at alang-alang sa Diyos. Kung sa sarili naghihintay tayo ng ganti mula sa kapwa, iyan ay kasakiman. Kung wala tayong makukuha sa kaniya, hindi siya tutulungan at lalapitan. Kung alang-alang naman sa kapwa, iyan ay makatao. Kung alang-alang naman sa Diyos, iyan ay dakila, banal at makakristo. Kaya sinabi ni Kristo,
ang gawain ninyo sa kapwa alang-alang sa Diyos ay ginagawa niya sa akin. Ang kawanggawa ay lubang humihingi ng ating tulong sa magandang paglapit natin sa kapwa ay ipinakita natin ang tunay na diwa ng Kristyanismo, wika ng Panginoon. Makikilala ng iba na kayo ay aking mga alagad kung magmamahalan kayo. Ang payo ni Juan Bautista ay akmang-akma sa aral ni Jesus, mahalin ng kapwa alang-alang sa Diyos. Hindi dahil sa ganti o papuri ng iba, ang pag-ibig sa kapwa ay tumitibay sa pamamagitan ng kawanggawa at malimit na ikumpisal at komunyon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para napapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulos sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kaming mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Ama na nagsugo kay Juan Bautista upang ihanda ang daraanan ng ating Panginoong Hesukristo. Hingin kay Juan Bautista na ihanda ang daan ng Panginoon sa ating mga puso, ang ating itutugon. Panginoon, tulungan mo kaming ilaan ang aming buhay para sa iyo. Panginoon, tulungan mo kaming ilaan ang aming buhay para sa iyo. Si Juan ay lumukso sa sinapupunan ni Isabel ng makasalubong nito ang mahal na birhen. Ang ninyo Jesus sa sinapupunan ni Maria ay nagbigay ng tanging mga biyaya kay Juan. Panginoon, tulungan mo kaming ilaan ang aming buhay para sa iyo. Ipinakilala ni Juan sa banal na pamumuhay ang kanyang inaaral. Bigyan kami, Panginoon, ng tapang at lakas ng loob upang huwag ikahiya ang pagtatanggol ng mga aral ni Kristo. Panginoon, tulungan mo kaming ilaan ang aming buhay sa iyo. Bininyagan ni Juan si Jesus sa ilog Jordan at tumahan sa kanyang espiritu ng katarungan. Panginoon, tulungan mo kaming itaguyod ang mga simulain at tuntunin ng kabanalan at katwiran sa aming paligid. Panginoon, tulungan mo kaming ilaan ang aming buhay para sa iyo. Dalit kay San Juan Bautista, sa lahat ng itutugon, sagdalan kang ang matibay, huwang kabanal-banalan. Sagdalan kang matibay, huwang kabanal-banalan. Sa lahat ng kahirapan dito sa abang buhay, sakdalak kang matibay o ang kabanal-banalan. Pinili ka at tinirang ng Mesiyas na marangal, prekursor nga niyang tunay, tagapaghanda ng daraanan, at sa iyong karapatan ikaw ang inaasahan. Sakdalan kang matibay o ang kabanal-banalan. Di mo pa nababanaagan kaliwanagan ng araw. Ang kaluluwa mong mahal ng grasya'y sinilangan, kaya ang pag-asa'y tunay sa iyong pamamagitan. Sakdalan kang matibay, huwang kabanal-banalan. Si Maria'ng inang tunay ng Diyos sa kalangitan, mabuting balita'y tangan, siyang dumalaw na banal, ang iyong ang karapatan sukat naming maaasahan. Sakdalan kang matibay, huwang kabanal-banalan. Sa bundok ay lumikpit, kinusa ang pagtitiis, mundo'y inawin ang tikis, tumalikod sa panganib, dapat ka nga naming sundan sa halimbawa mong banal. Sakdalan kang matibay, huwang kabanal-banalan. At ang iyong katungkulan, prekursor na inilaan ng Mesiyas na mahal, tunay mong naganapan ang iyong pamamagitan, dalangin namin pakinggan. Sakdalan kang matibay, huwang kabanal-banalan. Nang iyo nangang makita ang Mesiyas ay pagdaka, agad na ipinakilala sa mga taong lahat na.
Ikaw nga ang inaasahan, ituro ang berbong mahal. Sakdalan kang matibay, huwang kabanal-banalan. At iyon namang sinuway si Herodes Haring Hunghang, sa masamang kasalanan, piniit ka't pinahirapan, marungis karumal-dumal sa karsel na mapanglaw. Sakdalan kang matibay, huwang kabanal-banalan. Si Herodes na malupit, pinuto lang iyong leeg, sa di niya matiis pangaral mong mabait, buhay mo'y inialay sa altar ng kabanalan. Sakdalan kang matibay, huwang kabanal-banalan. Sinta naming San Juan, hingin sa berbong mahal, ikaw ay aming sundan sa halimbawa mong banal, iyo kaming ipatnumay dun sa langit na buhay. Sakdalan kang matibay, huwang kabanal-banalan. Sa lahat ng kahirapan dito sa abang buhay, sakdalan kang matibay, huwang kabanal-banalan. Mga pagluho kay San Juan Bautista. Tinawagan ako ng Panginoon mula sa sinapupunan, mula sa katawan ng aking ina, ay binanggit niya ang aking pangalan. San Juan Bautista, mula sa sinapupunan, ikaw ay tinawagan ng Panginoon. Kilala ka ng Panginoon at mahal ka niya. Nang kami isilang ang bawat isa'y may pangalang bigay ng magulang. Ngunit ang totoo, bago kami isilang, mayroon na kaming pangalan, yung itinatawag sa amin ng Diyos. Ang tawag niyang yon ay walang simula at magpa sa walang hanggan. Iba-iba ang mga pangalan ng mga tao, subalit anak lamang ang tawag ng Diyos sa lahat. Mahal ng Diyos ang bawat isa. San Juan Bautista, ipanalangin mo kami. Juan ang kanyang pangalan, Juan ang kanyang pangalan, Juan ang kanyang pangalan, Juan ang kanyang pangalan. San Juan Bautista, ang pangalan mo'y bigay ng Diyos. Bago ka pa ipaglihi ng iyong inang si Santa Elizabeth, Juan din ang tawag namin sa iyo. Ang pangalan mo ay naghahayak ng kagandahang loob ng Diyos. Tunay na maganda ang loob ng Diyos. Laging nagmabagandang loob ang ating Diyos. Ang ibig ng makapangyarihang Diyos para sa mga tao ay buhay, hindi kamatayan. Ang ibig ng mahabaging Diyos ay kaligtasan ng mga makasalanan, hindi kaparusahan. Ang ibig ng maawaing Diyos ay masaganang pagpapala para sa lahat. San Juan Bautista, ipanalangin mo kami. Juan ang kanyang pangalan, Juan ang kanyang pangalan, Juan ang kanyang pangalan, Juan ang kanyang pangalan. San Juan Bautista, uliran ng pananalik sa Diyos, nagniningning sa iyong buhay ang katapatan sa Diyos hanggang kamatayan. Sinunod mo ang kanyang utos, ipinaganda mo si Kristo ng kanyang mga daraanan. Kami naway laging makinig at maniwala at sumunod kay Kristong Panginoon. Patnubayan nawa kami ng mga pari sa Kristiyanong pamumuhay. Mailarawan nawa ng mga magulang ang kabutihan at kabaitang dapat taglayin ng mga anak. Ang mga organisasyon ng simbahan ay umunlat nawa sa pananampalataya at mabubuting gawa. Ang mga pinuno ng sambayanan ng Quiapo naway pakumbabang gumawa ng daan tungo sa kapayapaan. San Juan Bautista, ipanalangin mo kami. Juan ang kanyang pangalan, Juan ang kanyang pangalan, Juan ang kanyang pangalan,
ng kanyang pangalan. Pangwakas na panalangin sa lahat ng araw. Ama naming mapagmahal, isinugo mo si San Juan Bautista upang ihanda sa Panginoong Hesukristo ang isang bayang banal. Ipagkalop sa iyong bayan ang kapayapaan na bunga ng matuwid na pamumuhay. Sa aming bayan, lipunan at angkan ay maghari sanang lagi ang diwa ng mga pangangaral at halimbawa ni San Juan Bautista. Sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo, Amen. Magsitayo po ang lahat at ating darasalin ng orasyon. Nagbalita ang anghel ng Panginoon kay Santa Maria. At siya ay naglihi lalang ng Espiritu Santo. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bugot kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santa Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan nawa kami kaluluwa ng mahal na grasya. At yayamang dahilan sa pagbabalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Hesukristong anak mo. Pakundangan sa pagpapakasakit at pagkamatay sa krus ay papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kalwalhatian sa langit. Alang-alang kay Hesukristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Para noong una, ngayon at kailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Ang Escudo de Armas at selyo ng Basilica Minor at pang-arkidiosesis na Dambana ng Itim na Nazareno, parokya ng San Juan Bautista. Ang mga simbolo ni Hesukristo ang Nazareno. Ang kalasag ay may disenyong pakrus na kulay puti sa ibabaw ng kulay berde. Nasa gitna ng kalasag ng mga letrang IHS na nakaukit sa nagniningning na araw. Ang Christogram na IHS ay nangangahulugang Iesus Hemeterus Soter o Jesus aming tagapagligtas na pumatungkol kay Kristo mismo bilang ang Nazareno. Ang Latin Cross ay sumisimbolo sa Kristyanismo at sa pagpapakasakit at pagkamatay ni Kristo. Ang kulay kayumanggi ay tumutukoy sa kahoy na krus na dala ng Nazareno at sa pamilyar na kayumangging kulay ng imahe ng Nazareno na tanda rin ng kanyang kababaang loob. Ang koronang tinik na kulay ginto na pumapalibot sa krus ay tanda ng dakilang pag-aalay ng buhay ni Jesus para sa sangkatauhan bilang ating hari. Ang kulay sa likuran ng kalasag ay maroon. Isinasalarawan nito ang tela na suot ng Nazareno. Ito rin ay tumutukoy sa dugo ni Kristo na dumaloy para sa kaligtasan ng mundo.
Ngunit itong kabuuan ng mga simbolo ay napapaloob sa mas malaking krus na kulay puti na nagtuturo sa atin na hindi lamang magnilay ukol sa kamatayan ni Jesus, kundi sa pag-asa ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Ang mga simbolo ng mga patron ng parokya at ng pamayanan. Ang mga simbolo sa kaliwang ibaba at kanang itaas ng kalasar ay tumutukoy sa mga santong patron ng parokya. Ang shofar o sungay na ginawang trumpeta ay tumutukoy sa pangunahing patron ng parokya ng Quiapo, si San Juan Bautista. Ang sungay ay tumutukoy rin sa gampanin ng tagapagbinyag ayon sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 1, Versikulo 23, "Ako ang tinig ng isang taong sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon." Ang letrang M na may krus sa itaas at buwan sa ibaba ay tumutukoy sa mahal na Birheng Maria. Ito rin ay nagpapaalala sa atin ng makasaysayang ugnayan sa pagitan ng mga debosyon sa Poong Jesus Nazareno at sa mahal na Birhen ng Kapayapaan at ng mabuting paglalakbay ng Antipolo. Ang buwan ay tumutukoy rin sa mahal na Birheng Maria bilang Inmaculada Concepcion at bilang Nuestra Señora de la Buena Hora na ipinagdiriwang sa Quiapo tuwing 15 ng Agosto, ang dakilang kapistahan ng pag-aakyat kay Maria sa langit. Ang motto, ang katagang krus ng kaligtasan ay mula sa isang linya sa kilalang awit sa nobena sa karangalan ng itim na Nazareno. Ang mga simbolo ng karangalan bilang Basilica Menor. Ang umbrakulum ay isang makasaysayang payong na bahagi ng mga simbolo ng Santo Papa. Ito ay pangkasalukuyang ginagamit bilang simbolo ng kapangyarihan ng Santo Papa sa Simbahang Katolika at sa nasabing Basilika. Noong 11 ng Disyembre, taong 1987, formal na ipinahayag ni Papa Juan Pablo II ang bilang Qui Loco Petri na nagtatalaga bilang Basilica Menor. Ang mga susi ay nagpapahayag ng ugnayan ng Santo Papa at ng Simbahan ng Quiapo sa kasaysayan nito bilang Basilica Menor at bilang isang dambana.
Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid. Tayo po ngayon ay nasa ikawalong araw ng ating Novena Mass bilang paghahanda sa dakilang kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista, ang pangunahing patron ng ating simbahan. Ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ng misa ay si Reverendo Padre Jefferson Agustin OFM Campuchin, Rector at Parish Priest ng National Shrine of Our Lady of Lourdes, NS Amoranto Senior Street, Santa Misa Heights, Quezon City. Magsitayo po tayong lahat. Si San Juan Bautista ay isinilang na magalak tayo sa kanya, sugo ng Diyos siya. Propetang dakila si San Juan Bautista, pagkat itinuro niya darating ang Mesiyas. Magalak ngang lubos kayong bayan ng Diyos, kay Kristong Kordero ng Diyos, ang ngalan niya'y Jesus. Magsisi Israel ang sala'y itakwil, si Kristo'y iyong ibigin at lagi mong sundin. Si San Juan Bautista ay isinilang na magalak tayo sa kanya, sugo ng Diyos siya. Propetang dakila si San Juan Bautista, pagkat itinuro niya darating ang Mesiyas. Magalak ngang lubos tayong bayan ng Diyos, kay Kristong Kordero ng Diyos, ang ngalan niya'y Jesus. Magsisi Israel ang sala'y itakwil, si Kristo'y iyong ibigin at lagi mong sundin.
Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pampagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ating papurihan at pasalamatan ng ating Ama sa pagtitipo niya sa atin sa tanghaling ito upang ating marinig ang kanyang salita at bigyan tayo ng lakas at kagalingan upang tayo patuloy na makapaglingkod sa kanya at makasunod sa kanyang kalooban. Sa ikawalong araw na ito ng ating paghahanda para sa dakilang kapistahan ng tagapaghanda, ang mahal na poong San Juan Bautista, nawa ay tayo rin ay maihanda natin ang ating puso sa pagkilala at pagtanggap sa aral at halimbawa ng mahal na poong Jesus Nazareno. Kaya sa pasimula ng ating pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na misa. Sabay-sabay po tayo. Inaamin ko sa makapangyariang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyariang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo po ang iyong angkan sa landas ng kaligtasan at sa pagsunod sa itinuro ni San Juan Bautistang nanguna sa daan. Marating nawang walang hadlang ang kanyang ipinangaral na Panginoon naming Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Corinto. Mga kapatid, ipagpaumanhin ninyo kung ako'y nag-uugaling hangal. Nakadarama ako ng makadiyos na panibugho. Tulad kayo ng isang malinis na dalagang ipinakipagtipan ko sa isang lalaki kay Kristo. Ngunit nag-aalala akong baka malaso ng inyong isipan at mailayo kayo sa tapat at dalisay na pananalig kay Kristo. Tulad ni Eva, nanalin lang ng ahas. Sapagkat malugod ninyong tinatanggap ang sinumang dumarating at nangangaral ng ibang Jesus kaysa ipinangaral ko. Tinatanggap ninyo ang Espiritu at aral na iba sa itinuro ko sa inyo. Palagay ko na may hindi ako huli sa magagaling na mga apostol na iyan. Maaring hindi ako mahusay magsalita. Ngunit hindi naman kapos sa kaalaman. Ipinakilala ko ito sa inyo sa lahat ng pagkakataon. Ipinangaral ko sa inyo ang mabuting balita. Hindi ako humingi ng kabayaran. Ako'y nagpakaaba upang mataas kayo. Masasabi bang kasalanan ko ito? Ibang simbahan ang nagbibigay ng mga kailangan ko noong ako'y naglilingkod sa inyo.
Wari bang inaagawan ko sila? Matulungan lamang kayo. At nang ako'y kapusindian, hindi ako nakabigat kanino man sa inyo, sapagkat dinalan ako ng tulong ng mga kapatid sa Macedonia. Mulat sa Paul, ay iniwasan kong makabigat sa inyo sa anumang paraan, at iyan ang gagawin ko habang panahon. Sa ngalan ni Kristo na suma sa akin, hindi ko ititigil ang pagmamapuring ito kahit saan diyan sa Akaya. Bakit ko ginawa ito? Dahil ba sa di ko kayo mahal? Alam ng Diyos, mahal na mahal ko kayo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Doon ang gawa mo'y ganap, maasahan at tapat. Poon ang gawa mo'y ganap, maasahan at tapat. Buong puso siyang pasasalamatan, aking pupurihin sa gitna ng bayan, kasama ng mga lingkod na hinirang. Napakadakila ang gawa ng Diyos, pinananabikan ng lahat ng lingkod. Poon ang gawa mo'y ganap, maaasahan at tapat. Lahat niyang gawa'y dakila at wagas, bukod sa matuwid, hindi magwawakas. Hindi naalis sa aking gunita na siya'y mabutit, mahabaging lubha. Poon ang gawa mo'y ganap, maaasahan at tapat. Ang gawa ng Diyos, matuwid at tapat, at maaasahan lahat niyang batas. Ito ay lalagi at di magwawakas, pagkat ang saligay, totoo't matapat. Poon ang gawa mo'y ganap, maaasahan at tapat. Poon ang gawa mo'y ganap, maaasahan at tapat. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Espiritu ng Diyos Anak ay siyang ating tinanggap. Ang Diyos Ama ay matawag. Alleluia.
Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagada, sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng napakaraming salita gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ang akala nila'y pinakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang mga salita. Huwag ninyo silang tutularan sapagkat alam na ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya. Ganito kayo manalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng nasa langit. Bigyan mo kami ng pagkaing kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa aming mga makasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok kundi ilayo mo kami sa masama sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Sa ating pong minamahal na kura paroko at rektor ng Minor Basilica of the Black Nazarene kay Reverend Father June Sescon Jr. at sa aking mga kapatid na pari na nakikisa sa pag-aalin ng misang ito. At gayon din po kayo po, bayan ng Diyos, isang pinagpalang araw po sa inyong lahat. Pax et bonum po sa inyong lahat. Kapayapaan at kabutihan naway mapas sa inyong lahat. Mga minamahal kong kapatid, tayo po ay nasa ikawalong araw na ng ating paghahanda para sa dakilang kapistahan ng ating pangunahing patron na si San Juan Bautista. At napakaganda ang parokyang ito, ang simbahang ito upang makilala natin ang naging tagapaghanda at ang inihanda. Matatagpuan natin sa simbahang ito ang tagapaghanda na si San Juan Bautista at ang inihanda ang mahal na poong Jesus Nazareno. Kaya nga po mga minamahal kong kapatid,
punong-puno ng biyaya at pagpapala ang ating nadarama sa tuwing tayo po ay pumapasok sa simbahang ito, sapagkat sa tulong ni San Juan Bautista ay nakikilala natin si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Kaya nga po, kumpleto po, ano? Ang ating buhay pagsunod, sapagkat merong tumutulong. Kaya nga po, marahil naniniwala po tayo, lalong dumarami ang pumupunta sa Quiapo, lalong dumarami ang nagsisimba dito, dahil ito ay sa panalangin at pagpapakilala ni San Juan Bautista sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya ngayon, makapatid, sa ikawalong araw ng ating paghahanda, bukas ikasyam at sa Sabado ang dakilang kapistahan. Ang tanong ay, nakikilala ba natin ang tagapaghanda? Nakikilala po ba natin si San Juan Bautista? Alam niyo po, aaminin ko rin po yung katotohanan nang ako po ay seminarista lamang nung nalaman ko na ang patron dito ay si San Juan Bautista. Kasi ang kating pangkaraniwang pagkakaalam, basta Quiapo, mahal na po ang Jesus Nazareno. Pero nung ako po ay nasa seminaryo, doon ko lamang po nalaman na si San Juan Bautista ang pangunahing patron ng simbahang ito. Kayo po, kailan niyo po nalaman? At ngayon, mga kapatid, tayo'y nasa ikawalong araw. Ano ang itinuturo sa atin ni San Juan Bautista? Sapagkat, mga kapatid, sa ating mga pagninilay, sa maraming mga panahon, sa ating pagsisimbang gabi, sa kapistahan niya, ay marami tayong naririnig tungkol kay San Juan Bautista. At ang kanyang pangunahing tungkulin ay ihanda ang pagdating ng Mesiyas. Makilala ng tao, ng sangkatauhan, si Jesus. Kaya tayo, nawa, sa ating pagpunta sa Quiapo, pagpunta natin dito sa simbahang ito, ay nakikilala talaga natin si Jesus sa tulong ni San Juan Bautista. Ilan pa sa atin talaga ang nagdidebusyon kay San Juan Bautista? Yung totoo, marahil ngayong siyam na araw hanggang piyesta ay medyo umaangat ang pagkilala natin kay San Juan Bautista. Pero sa ibang mga araw, linggo, buwan na dumarating, nakikilala ba natin talaga ang tungkulin o ang misyon ni San Juan Bautista? Sapagkat alam natin ang tungkulin ni San Juan Bautista, tayo ay ihanda. Kaya nga ang kanyang panawagan, magbalik loob sa Diyos, magsisi sa ating mga kasalanan. Sapagkat darating ang tagapagligtas. Kaya nga salamat kay San Juan Bautista sapagkat marami po sa atin, marahil tayo pong lahat sa na nagsisimba at nagdidebusyon sa pagpunta natin dito sa Quiapo, nararanasan natin ang pagbabalik loob sa mahal na pong Jesus Nazareno. Tayo ay nagkakaroon ng pagbabagong buhay. Nagkakaroon ng pagbabago ang ating isip at puso sa tuwing tayo ay naririto. Kaya naniniwala tayo sa tungkulin ni San Juan Bautista sa buhay natin. At kaya nga po, isa sa napakahalagang itinuturo sa atin ni San Juan Bautista kung papaano tayo magbabalik loob sa Diyos, kung papaano magkakaroon ng pagbabago ang buhay natin, ito'y sa pamamagitan ng ating buhay panalangin. Sapagkat sa buhay ni San Juan Bautista, hindi nalayo ang kanyang misyon sa kalooban ng Diyos. Ito'y sa tulong ng kanyang patuloy na pakikipag-ugnayan sa nagsugo sa kanya. Ang nagsugo sa kanya ang ating Panginoong Diyos, ang ating Ama. Kaya nga po, sa pagsusugo kay San Juan Bautista, makikita natin sa buong buhay niya ang kanyang pananalangin, ang pagdarasal, sapagkat wala tayong magagawa kung wala tayong pananalangin.
sapagkat napakahalaga ng pananalangin. At naniniwala naman po ako na sa atin pong pagparito dito, ang isang pinaka-common denominator natin, lahat naman po tayo ay, ang layunin natin ay magdasal. Di po ba? Lahat naman po tayo dito, kaya tayo pumapasok dito sa simbahang ito, ay para magdasal. Hindi tayo pupunta sa simbahang ito upang magmarites. Hindi tayo pupunta rito sa simbahang ito upang mag-observe lamang sa mga magsisimba. Hindi. Sapagkat ang lahat ng narito, isa ang layunin natin, magdasal. At yan ang tinuturo ni San Juan Bautista sa atin. Huwag nating kalilimutan ang pananalangin. Lalo tigit tayong mga Pilipino. Kilala tayo sa pagiging relihiyoso. Kilala tayo na hindi tayo nakakalimot magdasal. Lalo tigit ito mga nakaraang panahon ng pandemya, isa lang ang ating pinanghahawakan at pinakakinakapitan. Yan ay ang ating panalangin. At ito ay ginagawa natin kapag tayo ay nahihirapan sa buhay. Yan po ay kitang-kita natin. Kapag tayo may problema, magdarasal. At palagay ko po tayong lahat na narito, iba't iba ang ating sinasabi sa mahal na pong Jesus Nazareno. Problema sa kalusugan, problema sa trabaho, problema sa relasyon, problema sa ginagawa nating paglilingkod, iba't iba. Pero tayo po ba ay nakikita natin na ang atin pong ginagawang ito ng pananalangin ay higit na nakikilala natin ang Diyos. Ang problema sa ating mga minamahal kong mga kapatid, kapag po tayo ay nagdarasal, ito ay nagiging mekanikal lang. No? Nagiging paulit-ulit lang. Pero mga kapatid, ang ating pagdarasal ay sana ay maisaloob natin. Makilala natin kung sino ang ating kinakausap. Kaya nga misa sinasabi natin, bakit ang panalangin, Father, ay boring? Bakit ang panalangin ay parang nakakabagot? Ha? Minsan nga po, sa pagsisimba, ha? Minsan ang hirap-hirap mag-sermon kapag ang kaharap mo, tingin ng tingin sa relo. No? Minsan ang hirap po mag-misa ng gano'n, ano? O mag-homily, no? Na tingin ng tingin sa relo. No? May mga nagsisimba, tingin ng tingin sa paligid o sa kisame habang nagmimisa. No? Para bang hindi masaya, para bang hindi niya na-enjoy ang pagharap sa ating Panginoong Diyos sa pagdiriwang ng misa. Kaya tandaan natin mga minamahal kong mga kapatid, no? Baguhin natin ang ating pananaw sa ating pananalangin. Kasi ang ating pananalangin, minsan ini-equate lang natin sa memorization, recitation ng ating mga debusyon, debusyon sa mahal na pong Jesus Nazareno, debusyon sa Perpetual Help o kay San Juan Bautista. Hindi ko sinasabing masama ito. Pero sana ito ay tutulong sa atin upang maging magaan ang ating pagharap at pakikipag-usap sa Diyos. Pero tandaan natin, hindi mabigat ang pananalangin. Kung nauunawaan natin, bakit po ba tayo nagdarasal? Una, mga kapatid, tandaan natin na ang panalangin ay tumutukoy sa ating relasyon sa Diyos. Bakit ba tayo narito ngayon? Kasi meron tayong ugnayan sa Diyos. Bakit ba tayo nagdarasal? Kasi tinuturing natin na ating sarili ay mga anak ng Diyos at meron tayong Ama na nakikinig sa atin. Kasi kung wala tayong ugnayan sa Diyos, eh sasayangin lamang po natin yung oras natin na pumunta dito. Kaya kayo ay narito, kaya tayo narito sapagkat alam natin na meron tayong relasyon sa Diyos. At sa relasyong ito, ito yung tinuturo ng ating Panginoong Jesucristo sa Ebanghelyong ating narinig na meron tayong iisang Ama
Ama na handang makinig, Ama na handang magkaloob ng ating mga pangangailangan, Ama na handang gumabay sa atin, Ama na handang magpatawad sa atin, Ama na laging sumusubaybay sa ating buhay. Kaya napakasarap mga minamahal kong makapatid na marinig na meron tayong tatay. Katulad nung last Sunday tayo ay nag-celebrate ng Father's Day. Meron nga ako isang parishioner na lumapit sa akin, Father, Father's Day ngayon, pero galit ako sa tatay ko. So sabi ko sa nagtanong sa akin, ano ang gagawin mo ngayon, ngayong Father's Day? Gusto mo bang maging masaya ang Father's Day? Lumapit ka sa iyong tatay. Patawarin mo ang iyong tatay. Kasi may mga tao na natatakot sa kanyang tatay. May mga trauma sa kanilang tatay. Pero makapatid sa araw na ito, itinuturo ni Jesus na meron tayong Ama na handang makinig sa atin. Handang tumulong sa atin. Merong Ama na nagmamahal sa atin. Kaya nga ibinigay ni Jesus ang dasal na Ama namin. Sapagkat upang matiyak ni Jesus na ang kalooban ng kanyang mga disipulo ay maranasan nila na merong Ama na malalapitan hindi lamang once a week, hindi lamang once a day, kundi 24/7. Malalapitan nila ang ating Ama. Kaya gayon din tayo mga kapatid. Sa pagtuturo ng mahal na pong Jesus na sareno sa atin, itinuturo ng ating Panginoon na merong Ama tayo na malalapitan araw-araw. Kaya nga po mga kapatid, dinadasal natin ang Ama namin, hindi for memorization, hindi for recitation. Kaya nga po kapag ako po'y nagmimisa, lagi ko sinasabi, dasalin natin ang dasal na Ama namin, tumawag tayo sa ating Ama sa pamumuno ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat ang nagturo sa atin ay si Jesus. Kaya, sa pagtawag natin sa ating Ama, sa pagmimisa natin o pagsisimba natin, ang namumuno ay ang nagturo sa atin, ang ating Panginoong Hesukristo. Ang mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya nga po mga kapatid, no? Sa ating pananalangin, matututunan natin ang makinig. Sapagkat ang pananalangin ay hindi lamang salita ng salita, no? Kung hindi, matutunan natin na tayo ay makinig. Ilan ba sa atin na pagkatapos magsimba, nananatili sa upuan upang ating damahin ang presensya ng Diyos upang ating muling balikan ano ang narinig natin sa sinabi ng Diyos sa atin sa oras na ito. Kasi kapag tayo nagdarasal, pagtapos na po tayo magsalita, tapos na. No? Pero napakahalaga, higit na mahalaga, ang pakikinig. Sapagkat sa pakikinig, masusunod natin ang kalooban ng ating Ama. Kasi sabi natin sa Ama namin, sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Hindi natin masusunod ang kalooban ng Ama kung hindi natin naiintindihan kung ano ang nais niya sa atin. Kaya nga sa confession, minsan maririnig mo kapag sa counseling part na, now Father, bakit hindi ko maintindihan ang kalooban ng Ama? Bakit hindi ko maintindihan? Ano ba talagang gusto ng Diyos sa akin? Baka naman kako, hindi ka nakakapanahimik. Baka naman kako, ang panahon mo ay punong-puno ng kabisihan. Kaya wala ng panahon para mapakinggan ang nais ng Diyos sa iyo. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, tinuturuan tayo ni Jesus na sa ating pagdarasal, hindi lamang pagsasalita kung hindi tayong lahat ay makapakinig. Oo mga kapatid, minsan sinasabi rin natin, bakit ganun Father? Talaga bang nakikinig ang Diyos? Pinapakinggan ba talaga ako ng Diyos?
Yan minsan yung hamon, minsan sa pari na nagpapakumpisal. Eh, no? Minsan may mga penitent na para bang ang bigat-bigat talaga ng kanilang kalooban sapagkat hindi lahat ay para sa kanya, hindi napapakinggan. Pero tandaan natin, ang Diyos ay may tenga. Ang Diyos ay nakikinig. Kaya nga, ang ating buhay, sabi nga natin, ang kalakasan natin ay ang ating pananalangin. Kaya nga, sa simbahang ito, bumabaha ng panalangin. Araw-araw, bahang-baha ang simbahang ito ng inyong intentions, ng inyong prayers, ng inyong mga sinasabi sa mahal na pong Jesus Nazareno, bumabaha ito. Pero tandaan natin, bumubuhos din ang grasya ng Diyos sa lugar na ito, sa ating pagtitipon. Sapagkat, sabi nga po, naalala ko po yung misang sinabi ni nung namayapa nating kardinal, no? Cardinal Sin. Sabi niya, prayer is the strength of man and weakness of God. No? Kahinaan daw ng Diyos yung mga panalangin ng mga anak niya. Sapagkat alam ng Diyos na ibibigay niya ito, hindi niya ipagkakait ito. Kaya mga kapatid, sana maging lakas natin ang ating pananalangin. Huwag tayo magsasawa. No? Minsan ang Diyos ay, sabi nga natin, ang tagal-tagal namang ibigay. Sana mga kapatid, makita natin na tayo ay hindi pababayaan ng Diyos. May mga dasal na matagal talagang ibigay. May mga panalangin na parabang ang bagal-bagal ng response ng Diyos. Pero tandaan natin, sa pananalangin, ang Diyos pa rin ang masusunod. Ang Diyos pa rin ang ating boss. Ha? Nakukuha natin ang ating pangangailangan sapagkat ang Diyos ang nagdidesisyon, hindi tayo. Kaya nga sa ating pananalangin, hindi natin iniimpluwensyahan ang Diyos. Tayo ang iniimpluwensyahan ng Diyos upang tayo ay makasunod sa kalooban niya. Hindi natin mababago ang Diyos, pero tayo ang mababago ng Diyos. Habang tayo ay nagdarasal, lalo tayong nagiging mas pasensyoso, pasensyosa. Habang tayo nagdarasal, mas lalo lumalalim ang pagmamahal natin sa Diyos. Habang tayo ay nagdarasal, lalo tayong natututong sumunod sa Kanya. Kaya mga minamahal ko, mga kapatid, magandang tingnan natin muli ang ating prayer life. Papaano ba tayo nagdarasal? Sa ating pananalangin, itinataas ng Diyos ang ating mga pangangailangan. But let us always remember what we truly need. Ano ba talaga ang kailangan natin? At ito ang sinasabi sa atin sa Ebanghelyo. Ano ba talaga ang mga kailangan natin? Ha? Sinasabi natin dito na maghari nawa ang pangalan ng Diyos sa buhay natin. Masunod natin ang kalooban niya. Bigyan tayo ng pagkain sa araw-araw. At patawarin tayo sa ating mga kasalanan tulad ng pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag tayo ipahintulot sa tukso at iadya tayo sa lahat na masasama. Pero yun po ninyo, kumpletong-kumpleto ang panalang itinuro ni Jesus sa atin. Isang linya lamang yung paghingi natin ng ating pagkain sa araw-araw. At ang mahalagang sinasabi ni Jesus sa atin, sabi nga dito, magpatawad. Pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng Amang naas sa langit. Alam niyo po, ito po yung magiging daan ng pagbabago natin, eh, no? Kapag hindi tayo pinaghaharian ng galit at sama ng loob sa puso natin. Ilan ba sa atin ngayon ang may sama ng loob ngayon sa kanyang kapwa? Ilan sa atin na may galit ngayon? Ilan sa atin sa simbahang ito, pagkatapos ng misang ito, makapagpapatawad tayo? Kasi sinasabi natin kay Jesus, patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Di ba ang yabang-yabang pa nating sabihin, patawarin tayo at
katulad ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Pero actually, pagkatapos ng misang ito, may kagalit pa rin tayo. May kaaway pa rin tayo. Kaya ito yung malaking hamon sa ating lahat. Na habang dinarasal natin ang Ama namin, nababago ang buhay natin sapagkat na higit tayong nakapagmamahal at nakapagpapatawad. Sapagkat ang gusto naman natin ng ating Ama ay tayo ay mabuhay sa pag-ibig. Ang gusto naman na ang ating Ama ay magkaroon ng kapayapaan ang ating relasyon sa isa't isa. Kaya walang Ama, ang nais niya sa kanyang mga anak ay mag-away-away. Sapagkat ang nais ng Ama, tayong lahat ay magkasundo-sundo. Kaya po mga minamahal ko mga kapatid, no? Sa misang ito'y muli nating panibaguhin ang ating relasyon sa ating Ama sa pamamagitan ng ating pagdarasal ng Ama namin. Sana yung pagdarasal natin ng Ama namin ay magkaroon ng kataimtiman at wag lamang bukang bibig ang ating pagdarasal ng Ama namin. Sapagkat yan ay tinuro na sa atin nung tayo ay 3 years old pa lang, alam na natin ang Ama namin. Hanggang ngayon, kabisadong-kabisado natin iyan. Pero sana sa bawat salita, mamaya sa ating misa, sa ating pagdarasal mamaya, damahin natin ang ating Ama. Papasukin natin sa ating puso ang pagiging Ama ng Ama sa ating buhay. Nang sa gayon, tunay tayong makasunod sa Kanya na merong buong kababaang loob at makapamuhay bilang mga anak ng ating Ama sa pamamagitan ng mahal na poong Jesus Nazareno ang nagturo sa atin ng panalangin Ama namin. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, itinuturo ni Jesus na maari nating tawagin ang Diyos ng ating Ama. May matatag na pag-asa nating dalhin sa Kanya ang ating mga hinaing, ang ating itutugon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan nawa ay laging ipahayag sa buong sanlibutan ang malalim na pananalig sa pagdating ng paghahari ng pag-ibig, katarungan at kapayapaan ng Ama. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa gitna ng mga kahirapan sa buhay, nawa ay huwag nating istuko ang pagdarasal at huwag tayong magpadaig sa mga tukso. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo nawa ay magkaroon ng sapat na pagkain sa ating pang-araw-araw na pangangailangan at kadakilaan ng puso na patawarin ang ating mga kaaway. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at yaong mga nag-aaruga sa kanila, nawa ay maranasan ang Diyos sa kanilang araw-araw na pagsasakripisyo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, nawa ay makita ng harapan ang Diyos sa kanyang walang hanggang tahanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik po nating ipagdasal ang ating mga sariling kahilingan. Lalo tigit ang mga kapatid nating may sakit na ngayon ay nasa intensive care unit. Sa mga nasa ospital, mga kapatid nating may karamdaman na nasa kanilang tahanan. At maging tayo na nasa loob ng simbahang ito na humihiling sa Diyos ng kagalingan. Nawa sa awa
at pag-ibig na mahal na pong Jesus Nazareno, makamtan natin sa oras na ito ang kagalingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, pinasasalamatan ka namin sa iyong pakikinig sa aming mga panalangin. Tulungan mo kaming laging manalig sa iyong mapagmahal na pamamaraan at tanggapin ang iyong kalooban sa aming buhay. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Nawa'y dalhin ng iyong anghel ang aming panalangin sa iyong dambana, katulad ng halimuyak ng insenso umaakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Nawa'y ang aming kaloob maging si Jesucristo aming Panginoon, ang sinumang tumanggap at makisalo ay mabubuhay kailanpaman. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Handog ng bayang umaasa,
sumasamba't nagmamahal sa iyo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo po ang mga alay ng iyong sambayanan sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ni San Juan Bautista upang aming mapangatawanan sa aming ginagawang paglilingkod ang ginaganap namin ngayong paghahandog sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon, dinadakila namin ang pagtatalaga sa piniling mong sa kanya'y manguna, ang tagapagbinyag na San Juan Bautista. Sa lahat ng isinilang, siya'y naging sanhi. Bago siya iluwal, kanya nang ikinagalak ang pagdating ng tagapagligtas ng lahat. Sa tanang propetay, siya lamang ang naghayag na narito ang kordero sa lahat magliligtas. Siya pa rin ang tagapagbinyag na gumaganap sa nagpabanal sa tubig at nagutos magbinyag, na tapat niyang pinanindigan kahit dugo niya'y dumanak. Kaya kaisa ng mga anghel ay sisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. May kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulak, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis.
Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluan natin hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ligapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Pusisin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kapayan. Palalahari mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asan sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawa mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa na mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya't sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Bilang mga anak ng Diyos, tumawag tayo sa ating Ama sa pamumuno ng ating Panginoong Hesu Kristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa
araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipaintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo po sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Come to me,
all you that labor, all you that labor and are burdened, and I will give you rest, and I will give you rest, says the Lord. Ustate et videte coniam suavis res dominos, beatus vi irqui sperat, qui sperat in eo. I will bless the Lord at all times. His praise shall be ever in my mouth. Let my soul glory in the Lord. The lowly will hear me glad. Ustate et videte coniam suavis es Dominus, beatus vir qui sperat, qui sperat in eo. Glorify the Lord with me. Let us together extol his name. I sought the Lord and he answered me and delivered me from all my fear. Ustate et videte coniam suavis es Dominus, beatus vir qui sperat, qui sperat in eo. Announcement, sa Dion 24, Sabado, dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista, ang oras ng ating mga misa sa araw na iyon ay katulad ng Linggo at ang ating Fiesta Mass ay sa ganap na 12:50 ng tanghali na pamumunuan ng kanyang kabunyaan, Jose Cardinal Advincula Didi, Arsobispo ng Maynila. Ipinagbibigay alam din po sa lahat, lalo na sa mga ministry at organization, HDN, mga samahan o grupo ng ating simbahan, na ang ating karakol ay gaganapin
sa ika-apat ng hapon na iikot sa paligid ng simbahan at ang maringal na prosesyon ay sa ganap na ikalima ng hapon. Ang lahat po ay inaanyayahan sa mga gawaing ito ng ating kapistahan. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagsalo sa banal na pakikinabang ay patangkilik mo sa dakilang pagdalangin ni San Juan Bautista at ipakiusap nawa niya kami kalugdan ng iyong anak na kanyang itinurong kordero ng Diyos na nag-aalis ng aming kasalanan bilang aming manunubos kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Magsiupo muna, sumandali. Magandang hapon po at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus sa Sereno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo. Lalo na ngayon na ikawalong araw ng ating nobenaryo sa karangalan ng ating pangunahing patron. At gaya nga ng sabi ni Father, tayo dito sa Quiapo, bumabaha ang panalangin sapagkat napakalakas ng ating pagmamahal sa ating mahal na poon. Kaya nga't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. At syempre, isama natin ang ating pangunahing patron, ang pinsan ni Jesus Nazareno. Ganda nga nung sinabi ni Father, yung naghanda. Nandito sa atin ang inihanda at ang naghanda. Ano pa nga hanapin natin? Kaya palakpakan din natin si San Juan Bautista. At salamat po sa mga naglingkod sa ating misa, lalo na sa mga nakalipas na 8 araw. Salamat po at hindi matatawaran ng inyong paglilingkod at dedikasyon sa paglilingkod, lalo na sa banal na misa. At sa mga kasamahan natin ngayong araw na ito, galing sa Catholic Women's League, Kababaihan Anpon, Kababaihan Basilica, Barangay 387 Zone 39, Chairman Melvin Amar, Barangay 308 Zone 30, Chairman Reynaldo Moises. Palakpakan po natin sila. At sa ngalan po ng mga kapatid kumpari, tayo nagpapasalamat sa ating punong tagapagdiwang. Nung isang buwan ay nandito rin po siya nung dinalaw tayo ng pilgrim image ng Mahal na Birhen ng Lourdes at nagpapasalamat tayo na dinala niya rito. So nagmisa po siya nung gabi. Ngayon naman ang misa niya tanghali. Ayan, umaga na lang ang kulang, kumpleto na ni Father ang mga misa sa Quiapo at tayo natutuwa na pinaunlakan niya bagamat alam ko marami rin siyang gawain. Pinaunlakan niya ang ating paanyaya at napakaganda po ng sinabi ni Father, no? Dito raw sa ating simbahan at natitiyak ko sa kanila rin pong simbahan dahil ang mahal na ina, ang Birhen ng Lourdes, alam natin ay malapit din sa puso ng mga Pilipino. Bumabaha ang panalangin at bumubuhos ang biyaya. Ang handa ng tumanggap sa bumubuhos na biyaya ng mahal na Panginoon, pumalakpak nga. At paalala ni Father, paalala rin ni Jesus Nazareno, kailangan may kapayapaan sa puso. Kung gusto natin matanggap ang biyaya, hindi lang nagdarasal. Dapat hayaan natin kapayapaan. Kaya sabi nga ng Panginoon, magpatawad. Kaya dapat meron tayong kapayapaan para bumaha ang biyaya. Kaya maraming salamat po sa napakagandang mensahe at sa uulitin po sa pagdalaw dito.
Reverend Father Jefferson Agustin, OFM Kapuchin, ang rektor at kura paroko ng pambansang Dambana ng Mahal na Birhen ng Lourdes. Muli, magkita-kita tayo bukas, huling araw na ng nobenaryo, at sa Sabado, kapistahan, lalo na sa misa ng ating mahal na kardinal. Purihin natin ang mahal na pong Jesus sa Sareno at San Juan Bautista. Magsitayo na po ang lahat. At sa ngalan din po ng parokya ng National Shrine of Our Lady of Lourdes, ang buong sambayanan, ako po ay lubos na nagpapasalamat sa paanyaya ng ating mahal na kura paroko at rektor na si Reverend Father Rufino Sesco, no, Father June, sa kanya pong paanyaya na ako po ay muling makapagdiwang ng banal na misa sa paghahandang ito ng kapistahan ng mahal na pong San Juan Bautista. Maraming salamat, Father June, at ang sambayanan ng Minor Basilica ng Black Nazarene. Maraming salamat po sa inyo at advance, happy fiesta po sa inyong lahat. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Iyukunin niyo ang inyong mga ulo para sa pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo ng Diyos na nagkaloob ng kadakilaan at kaligayahan kay San Juan Bautista ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ipanalangin nawa kayo ni San Juan Bautista at akayin kayong maglingkod sa Diyos at sa kapwa. Amen. Samahan nawa kayo ni San Juan Bautista hanggang sa maligayang tahanan ng Diyos Ama. Amen. At pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo taglayin sa inyong pag-alis ang diwa ni San Juan Bautista. Salamat sa Diyos! Tinawagan ako ng Panginoon mula sa sinapupunan, mula sa katawan ng aking ina, ay binanggit niya ang aking pangalan. Wan ng kanyang pangalan, wan ng kanyang pangalan, wan ng kanyang pangalan, wan ang kanyang pangalan. Ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Tubirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Wan ng kanyang pangalan, wan ng kanyang pangalan, wan ng kanyang pangalan, wan ang kanyang pangalan. Wan ang kanyang pangalan, wan ang kanyang pangalan, wan ang kanyang pangalan, wan ang kanyang pangalan. San Juan Bautista ang pangalan, San Juan Bautista ang pangalan.